Senator, bakit po kayo nag-file ng divorce bill sa ating bansa? Ano po ang inyong paliwanag at paano kami, halimbawa, yung mga medyo ayaw pa, ay paano po ninyo kami makumbinsi yung mga ayaw pa? Una po, gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan, kahit po ako personal, ay ayaw ko po yan. Dahil alam niyo po sa banal na Quran at sa Biblia, iyan po ay kinasusuklaman ng Panginoon Diyos. Ngunit, may mga bagay po talaga dito sa mundo na hindi po natin maiwasan. At iyan po ang nais kong ilapit sa mga katulad ko pong may ayaw din ng diborsyo. Alam niyo po, ako po ay nanumpa. Ako po ay tumanggap ng oath sa harap ng watawat ng Pilipinas na puproteksyonan ko ang bawat mamamayan ng Pilipino. At alam nyo, hindi naman natin makwe-question kung sino yung mga masasaya ang kanilang mga kasal. At tayo ay sampalataya dyan. Alam nyo, pagka meron nagse-celebrate ng golden anniversary, ako tuwang-tuwa ako dyan. Wow. Cute tingnan yung dalawang matanda na nagsama ng diba yan . Pero meron isang muka . Ano yung muka? May mga umaabot na po, napapanood nyo naman po si video siguro, may umaabot sa minsan iskandalo na. Umaabot pa sa social media, nag-aaway yung mag-asawa. Nakakahiya. Kumbaga parang ito naghiwalay ng maayos to. Hindi ito umabot sa ganito na minsan may kasama pang anak na nandun sa... alam nyo, pag mga ganitong bagay na, moralidad na po ang pinag-uusapan natin dito. Kung sabi ko nga po dun sa hearing . Ang may mga bagay na sa'yo angkop. Sa akin, angkop. Sa'yo, angkop. Pero meron tayong mga kababayan na hindi angkop sa kanila. Paano naman sila? Hindi naman siguro dapat nating ipilit yung angkop sa atin sa hindi naman angkop. Ang batas po, alam nyo, ang batas, dapat fair. Hindi po ito palakasan system o paramihan system. Hindi po ito, dapat fair ang ginagawa nating batas para sa lahat ng Pilipino. Meron po tayong mga kababayan na nangangailangan nito. At ito naman po ay pinapayagan din naman sa tinatawag natin na may annulment nga . Ang problema dito po sa annulment, hindi po ito magawa ng mga kababayan nating mahihirap sapagkat ito po ay saksakan ng mahal at saksakan ng tagal. Kaya po natin sinusulong yung diborsyo na walang gastos, mabilis, para yung ating pong mga kababayan na wala naman silang kakayahan na gumastos, maisagawa po nila ito ng tama. At alam nyo, mga mahal kong kababayan, hindi naman po ibig sabihin nito na gusto natin lahat ng kasal magka-diborsyo. Kalokohan yun. Wala ho tayong interest na ganun. Ang gusto lang ho natin una, huwag magkaroon ng karahasan. Number one. Number two, huwag madamay ang mga bata sa mga kasal na wala nang mapuntahan kundi gulo. Pangatlo, huwag magkasala yung dalawa. Alam nyo, minsan pag pinaninindigan yan, sa likod niyan, may kanya-kanya naman palang kailigalan na ginagawa yan. At minsan, mapupunta pa sa demandahan ng adultery. Bakit natin nahayaan umabot doon, mga kababayan? Yun lang po yung akin.